Let's find out. Hi guys, good morning. This is Coach JM. Welcome to another exciting video. But first, please subscribe to our YouTube channel and click the notification bell to keep you posted for our upcoming videos. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Sa lahat po ng mga risk takers out there, at sa lahat na mahihilig sa smart contracts, eto na po ang inyong re-request. Tuturuan ko po kayo today kung paano gamitin ang MetaMask sa cellphone lang at hindi po gagamit ng laptop or desktop. Kahit may available ng app ang MetaMask sa Google Play Store, di pa rin yung gagana kung sasali kayo sa smart contracts gamit ang kanilang decentralized apps o yung tinatawag nating dApps. Ang unang step po ay pumunta sa Google Play Store at hanapin ang Firefox browser. Ayan po, yan po yung Firefox browser. So, i-click lang po natin yung install. Let's have some music while waiting. Ayan, successful na po ang ating installation. Bali, i-open lang po natin yung Firefox browser and mag-create tayo ng account. Ayan, welcome to Firefox. So, i-click lang po natin yung next. Sige po, next lang. Sige po, mag-sign up po tayo. Loading lang po. So, enter your email. Lagay po natin yung ating email dyan. So, itatype ko lang po yung aking email. Ngayon ko lang po napansin, mabagal pala ako mag-type kapag cellphone ang gamit. Uy, natapos din. Naantok na nga ako eh. Yan, so maglalagay lang po ako ng password. And how old are you? May ganun pa. Sige, i-blurred ko lang muna para secret yung ating age. And of course, yung password. Direct blurred na ba yan? Parang naaninag pa. Guys, pasensya na, hindi ako sanay kasi mag-video ng Tagalog eh. Sige, oh. Repeat password, yan. Yeah. Nakakamali pa tuloy yung katatawa dito. Guys, I will play some music while creating my Firefox account. Finally, natapos din. Yes! Choose what you want to synchronize. So, click lang natin yan. And then, enter verification code. So, bali, meron po siyang ipapadalang code sa inyong email. Puntahan ko lang po sandali yung aking email para makita ko po yung aking code. Ayan po, yung Firefox accounts. 041041. But pareho lang. Parang mali yung code. Bale. Lagay natin. 041041. Okay, verify. 500 error. But kaya may error? Tama naman yung number na nilagay natin. Di bale. Maybe technical difficulty lang yan. Ano daw? Pakitagalog nga.
Ayan, try po natin yung Google. Ayan po, gumagana naman po. So, meron na sigurong konting glitch. Ngayon naman po, kailangan nating install yung MetaMask. So, gamitin natin yung may error na page key na. So, bali i-type nyo lang po, add-ons. Automatic na pong lalabas yung Firefox browser add-ons. Then, dyan po natin i-search or hanapin yung MetaMask. Yan, once po na makita natin yung MetaMask, paki-click lang po. Yan, tama po. Yan po yung i-add natin sa Firefox. So, i-click lang po natin yung add to Firefox. So, yung Fox, i-add natin sa Firefox. Then, click po natin yan, yung add. Bali, i-add lang po natin yung MetaMask sa Firefox browser extension. Ayan po, welcome to MetaMask. So, i-click lang po natin yan, yung get started. Ayan, meron po tayong dalawang pagpipilian. O yan ha, hindi options ha. So, number one, to import wallet, kung meron na po tayong existing. And number two, kung wala pa po tayong wallet, simply create a wallet. Papaalisin ko muna yung arrow, alis dyan. Ayan. And then, tuturo ko sa inyo paano mag-import ng wallet. Click lang po natin yan. Ito bali yung pinaka terms of use ng pag-import ng wallet. So, click natin yung I agree. Kayo na lang po magbasa nun pag may time kayo. Ang importante dito yung seed phrase. Bali 12 words po yan. Ilalagay nyo dyan. Then, password. So, balik po muna tayo sa kanyang options. Create a wallet na po tayo ngayon. Ayan po, ito po yung terms of use. Normally, hindi ko siyang binabasa. So, no thanks. Ay, no thanks po. Napindot ko, sorry. So, yan. Ulitin natin. Create a wallet. Click natin yan. Then, lagyan po natin ng password. Then, i-confirm. Tapos, importante po, mag-agree po tayo doon sa terms of use. And then, click natin yung create. Guys, i-post ko lang muna tong video na to para ma-import ko yung aking existing na MetaMask wallet. Ayan, may congratulations pa. Ito ba yan? Meron pa tayong confetti. After niyo po mabasa kung ano man ang nakasulat dyan, i-click nyo lang po yung all done. Guys, ayan na po yung aking MetaMask wallet. So, naubos na yung laman kay Invest. At least may natira pa na pang Starbucks. So, sa gilid, i-click po natin yung account details. Pwede natin customize yung kanina yung parang lapis. Palitan natin yung account 1. Nagin natin Coach JM. JM. Yan. Tama, tama. Coach JM. So, guys, ganun lang kadali kung paano i-customize ang ating MetaMask wallet. So, ngayon, pwede na po siyang padalan ng ETH. Ready na po siya. Ang gagawin na po natin is kukunin natin yung ETH address dyan. Pag i-click nyo yung deposit, makikita nyo po yung mga option kung paano tayo magpapadala o magde-deposit ng Ethereum sa ating address. Pwede kayong bumili yun, wire. Hindi ko pa narinig yan kasi ang gamit ko lang palagi is coins.ph o kaya Trust Wallet. So, ayan po yung ating ETH address. Ikakopy lang natin or pwede nyo ipadala yung QR code kung sino man ang papadala sa inyo ng Ethereum. Guys, ganun lang kadali kung paano install ang MetaMask wallet sa ating Firefox browser. Tinuro ko rin po kung paano magpapadala ng ETH. At tinuro ko na rin po kung paano nyo i-customize yung pangalan ng yung ETH wallet. So sana po may natutunan kayo sa video na ito ngayon. At sana po nakatulong ako sa inyo kahit papaano. Guys, if you want to know how I generate bitcoins for free, simply check the description of this video below.
These are all 100% legit and paying as of the moment. So please check it out. Guys, thank you for your time. I hope you have enjoyed our video for today. And hopefully we will see you soon for another exciting video. Again, this is Coach JM. Thank you for watching and God bless.